Isa rin ang Olongapo City sa Zambales sa mga nakaranas ng malakas na pagyanig kasunod ng lindol kahapon. Para bigyan tayo ng update sa sitwasyon doon, makakausap natin si GMA News Stringer Julie Sionzon. Julie, magandang umaga sa iyo. Yes, magandang umaga din, Tara. No? Formal lang ang nag-inspeksyon ng mga empleyado ng City Engineering Office sa gusali ng SM kung saan nakitaan ng mga pagbitak sa paligid ng nasabing gusali. Sa pag-iinspeksyon kanina ay nakita lamang na ang mga bitak ay sanhi lamang ng manipis na pagkakapalitada o plastering at sinigurado naman ng pamunuan ng SM na magpapatawag sila ng mga structural engineers base na rin sa isang requirement na ibinigay ng City Engineering Office para sa isang certification na talagang maayos at matibay ang structural composition ng naturang gusali. So, hinihintay pa ngayon ang magiging inspeksyon na gagawin ng mga structural engineers at umaasa ang pamunuan ng SM na magpapatuloy ang kanilang operasyon ngayong araw. Okay, Julie, bukod doon sa mall na iyan, meron pa bang ibang mga gusali, tulay, o di kaya mga kalsada na naapektuhan ng lindol dyan sa Zambales? Yes, Kara. Dito po sa Olongapo ay may mga gumuho na pader at nabagsakan ng isang kotse sa car wash. At may mga tumagilid lamang na mga pader pero sa kabuuan ay wala namang naiulat na mga nasaan na grabe at na ospital maliban doon sa mga tao na mga nagpanik kahapon at nakaramdam ng mga pagkahilo kung kaya't dinala sila sa James Gordon Memorial Hospital at pinauwi rin naman kagabi. Okay, maraming salamat sa iyo, GMA News Stringer Julie Sionzon.